ang nakakakilabot na kwento sa San Juanico Bridge na sinasabing nabuo dahil sa pag-ari ng dugo ng mga bata sa pundasyon nito. Ang misteryosong San Juanico Bridge. Para sa mga hindi nakakaalam, ang tulay na ito ay parte ng Pan-Philippine Highway at located sa Santa Rita, Leyte, kung saan pinagdudugtong nito ang Samar at ang Leyte. Ang San Juanico Bridge o The Bridge of Love ay isa sa pinakamatibay na tulay dito sa ating mundo na nalampasan ang maraming sakuna at bagyo. Nabuo ang tulay na ito noong panahon pa ng Marcos administration. At ang tulay na rin ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na may sukat na 2,164 meters o 7,100 feet. At may taas ito na 192 meters. Kung titingnan natin ang tulay, ay isa lamang itong normal na tulay, tahimik at may magandang view kapag ikaw ay dadaan. Ngunit ano nga bang meron sa tulay na ito? At bakit ito kabilang sa mga misteryosong tulay dito sa Pilipinas? Ang pundasyon ng San Juanico Bridge ay pinaniniwalaan na nabuo dahil sa dugo ng mga bata at tinawag yun na padugo o blood spilling. Ang padugo ay isang tradisyon dito sa Pilipinas mula pa noong panahon ng mga pagano na iniaalay nila sa mga anito upang bigyan sila ng masaganang buhay. Ginagawa ang ritual na to sa mga construction sites. Halimbawa, bahay, building, o tulay na pinaniniwalaan na pag inalayan ito ng dugo ay pagtitibayin nito ang pundasyon ng nasabing gusali. Pinaniniwalaan ng mga lokal o ng mga nakatira doon na ang tulay na ito ay punong-puno ng mga dugo ng mga bata na inalay sa nasabing tulay. Si Imelda Marcos ang in-charge sa pagpapagawa ng tulay na ito. Ang unang pangalan ng tulay ay The Marcos Bridge. Napagdesisyonan lamang itong palitan ng San Juanico Bridge ni Presidente Ferdinand Marcos noong 1960. Bago daw ang proyekto, ay lumapit daw si Imelda sa manghuhula upang humingi ng payo upang malaman kung ano ang dapat gawin dito. Ayon daw sa manghuhula, ay hindi daw matatapos ang construction nito kung walang iaalay na dugo ng mga bata sa pundasyon ng nasabing tulay. Dahil dito ay nag-utos si Imelda na ipakidnap ang mga street children o mga batang palaboy-laboy sa Samar at Leyte. At ang dugo ng mga bata ang iahalo sa nasabing tulay. At ang katawan nila ay pinaniniwala ang tinapon sa mismong river nito. Pero matindi ang paniniwala ng mga taga doon na pati ang mga katawan ng street children ay inihalo sa simento upang mas tumibay ang tulay. Ang nakakapagtaka pa dito ay noong nagsimula ang construction ng San Juanico Bridge ay nagsimulang dumami ang kaso ng mga batang nawawala sa Leyte at Samar. Katakataka na makalipas ang 4 na taong construction ay huminto at bumaba ang kaso ng nawawalang mga bata. Kaya hindi maiwasang isipin ng mga tao na baka totoo nga na inihalo ang mga bata sa semento sa pagbuo sa San Juanico Bridge. At kung tagaroon ka at kung makakadaan ka sa tulay na to at naniniwala ka sa kwentong ito ay baka manlambot ka dahil nakakalungkot isipin na ang dinadaanan mo ay mga katawan at dugo ng mga inosenteng bata. Pero ayon sa spot.ph ay ang kwentong ito ay hindi totoo. Ayon sa kanila na ang sino mang gumawa ng kwentong ito ay gusto lamang takuti ng mga bata na huwag magpagala-gala ng gabi sa mga kalsada noong mga panahong ito. O di kaya naman ay may galit sa Marcos administration. Ikaw kaibigan, nakapunta ka na ba sa San Juanico Bridge
at naniniwala ka ba sa kwentong ito? I-comment mo lang yan sa baba upang malaman namin ang opinion mo.